lang dapat masaya ang puso natin. Dapat healthy din. Self-love ang tawag dyan. Alam nyo naman siguro na ang isa sa mga number one killers ng mga Pinoy ay sakit sa puso na madalas dulot ng paninigarilyo. At marami pang karamdaman ang dulot sa kalusugan natin dahil sa pagyoyosi. Problem yan sa buong mundo. At dahil napatunayang hirap ang karamihan na huminto sa bisyong ito, nagkaroon na ngayon ng mga alternatibong paraan upang makatulong kahit papaano sa mga taong lulong hanggang sa sana'y mawala na nga ng tuluyan ang bisyo. Makipaghiwalay na sa mga relasyon na toxic at unhealthy para sa puso mo. Makipag-break sa yosi. Naninikipang dibdib na parang pinipisil o pinipiga ang puso, kinakapos sa hininga at pinagpapawisan ng malamig. Pakiramdamang mabuti ang inyong mga sarili dahil baka hindi na pag-ibig yan, kundi atake sa puso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, sakit na may kinalaman sa puso ang pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. At isa sa nangungunang dahilan ng sakit sa puso, ang paninigarilyo. Mayroong halos 17 milyong Pilipino ang naninigarilyo. Batay ito sa datos na kinalap ng Global Adult Tobacco Survey. At tila nahihirapan silang umiwas sa toxic relationship na ito. Gaya na lang ng heavy smoker na si Joaquin Gallardo. Sa loob ng 10 taon, siya'y alipin ng bisyong paninigarilyo. Ang epekto ng pagkahingal, madaling mapagod at palaging pagkakaroon ng sore throat at ubo. Ang naging balakid ng paninigarilyo na kanyang tinitiis sa kanyang athletic lifestyle bilang martial artist. Tila pumagit na naman ang paninigarilyo kay Marge at sa kanyang first love, ang pagkanta. Umaabot nga na nakakadalawang kahan na siya kada araw at palagi na lang nagkaka-sore throat. Ito namang si Mackent Pellegrino, advocate pa naman ng no smoking for minors nung high school siya. Pagpasok ng kolehiyo ay nakilala niya ang paninigarilyo. Nang makagraduate at makapagtrabaho, lalo pang lumakas sa 2 kaha kada araw ang kanyang konsumo. Dahil sa relasyon sa sigarilyo, naging bisyo. Ayaw na rin siyang lubayan ng kanyang allergic rhinitis. Ang virtual assistant naman na si Missy De Castro. High school pa lang, nagsigarilyo na. Naging takbuhan niya ang yosi sa oras ng problema. Sa pamilya, school, at maging sa kanyang love life. Pero hindi nagtagal ang tinuturing niyang karamay. Magdudulot din pala sa kanya ng kabiguan sa kalusugan. Kung tutusin ay swerte pa nga silang may tuturing dahil yan lang ang kanilang nararanasan sa kanilang adiksyon sa sigarilyo. Ayon sa World Health Organization, sa buong mundo, taon-taon, mahigit 8 milyong katao ang namamatay dahil sa paninigarilyo. At 1.1 billion ang dami ng tao sa buong mundo na smokers. Bilyong-bilyong dolyar din ang ginagastos ng pribadong sektor at ng mga gobyerno sa pagpapa-ospital lang at pagpapagamot sa mga nagkakasakit. Ang isang stick ng sigarilyo ay naglalaman ng mahigit 7,000 na kemikal at 70 dito ay nakakalason, nagdudulot ng kanser sa iba't ibang parte ng katawan. Sa aabot na 17 milyong Pilipino na lulon sa yosi, halos 80% ang nagbalak tumigil. Ngunit 4% lang sa sumubok na huminto ang nagtagumpay. Kabi-kabila din ang naging kampanya ng pamahalaan upang mabawasan o matigil na ang paninigarilyo ng publiko. Huwag mag-yosi! Huwag kadiri! Isa dito ang pagtataas ng buwis sa sigarilyo noong 2020. Paglalagay ng larawan ng mga uri ng malulubhang sakit na nakukuha sa paninigarilyo sa bawat kaha. Sa kabila nito,
Marami pa rin sa Pilipinas at sa buong mundo ang patuloy sa masama at nakamamatay na bisyo na ito. Kaya dito na ipinanganak ang alternatibong pamamaraan upang umano'y tuluyan ng matigil ang pagyoyosi o mabawasan ang masamang epekto ng sigarilyo sa katawan para sa hindi makaalis sa adiksyon. Iba't ibang klase tulad ng e-cigarettes, mga vape pen, mods at iba pang mga paraan upang makuha pa rin ang hinahanap ng katawan na nikotina. Itong mga bagong alternatibo, walang burning. They're just heating the liquid to the boiling point. That's the difference. Because in tobacco, there is oxidation, there is chemical change. In the vapor products, it's only boiling and it's only a physical change. May napoproduce pa rin na kaunting chemical pero napakaliit na doon sa vaporized nicotine product as compared to cigarette. May friend ako na nag-introduce sa akin ng vaping. When I tried hitting the vape, may satisfaction na getting the nicotine inside my body. Hindi na ako masyadong ina-allergy every morning. Pre-pandemic, meron akong inattend ng event. Isa itong event tungkol sa pag-vape. Doon, nag-decide akong bumili ng vape. Magdadalawang taon na ngayong Hulyo kung kailan ako huminto mag-yosi. Na-compare ko talaga yung difference sa pakiramdam. Na mas smooth siya, mas wala yung mabigat sa chest, wala yung irritation sa throat. Si Nisi naman ay gumamit ng isa pang alternatibong paraan, ang heated tobacco product o HTP. Mayroon itong isang maliit na aparato kung saan pinapasok ang isang maliit na stick ng tabako. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Lupako soap. I switch to IQOS. Yung baho niya, hindi siya kasing malakas as the Yossi. At saka less harmful siya. Ang sistema ng pag-init ng mga heated tobacco products o HTPs ay batay sa makabagong teknolohiya ng heat control. Sa simpleng demonstrasyon na ito ay may papakita ang kaibahan ng sinisindihan na normal na sigarilyo. At ang isa ay iniinit lamang gamit ang tobacco stick. Kapwa naglalaman ng nicotine, pero ang kaibahan ay ang chemical reaction dulot ng sinisindihang sigarilyo. Habang sa ikalawang pamamaraan na iniinit lamang ang tobacco stick at hindi sinusunog, mapapansin na walang liyab ang tobacco kaya't walang usok kung hindi singaw lamang ang nalalanghap ng gumagamit nito. Nakukuha pa rin ang nicotine mula sa tobacco pero bawas na daw sa iba't ibang delikadong kemikal gawa ng pagsunog na lubhang nakasasama sa katawan. The burning by itself causes the production and the release of all the harmful chemicals. Kaya if you do not cause burning, malaking bagay to reduce yung katulad sa heated tobacco products na extract niya yung nicotine from the tobacco without burning it. So na a-address nito yung craving ng smoker, no, for the nicotine, less a lot of harmful chemicals. At dahil sa buong mundo ay kinukonsidera na isang health crisis ang adiksyon sa paninigarilyo, namagitan na ang siyensya at estado sa malaking problemang kinakaharap ng mga hindi kayang tumigil sa paninigarilyo. Ang solusyon na kanilang nakita mula sa pag-aaral ng mga doktor at pagpasa ng mga batas ng mga politiko ay ang Tobacco Harm Reduction Approach, isang pragmatic public health strategy. At ito'y ipinapatupad na sa maraming bansa, kabilang ang US, UK, Japan, Italy, New Zealand, Portugal, Switzerland at iba pa. Simple lamang ang konsepto. Kung hindi kayang agad na tumigil, dapat daw magkaroon ng alternatibo. So gusto sana namin ma-mainstream itong harm reduction doon sa pagbalangkas ng batas tungkol sa mga alternatibo na to. There's a big difference in terms of harm
dahil meron malaking potensyal ang alternatibo na ito para sa kalusugan ng kababayan na naninigarilyo. Dapat it should be reasonably accessible. Pasok sa mga alternatibo ang HTPs o heated tobacco products. Dahil kapag pinapainit lang ang tobacco, 95% itong less harmful kaysa sa sinisindihan. Yung grupo namin rito, we believe that these alternative tobacco products can play a major role in helping our recalcitrant smokers quit smoking. Sa ibang bansa kasi tulad ng UK, doble na ang pagbaba ng datos ng mga naninigarilyo dahil sa progresibong mga polisiya sa vaporized nicotine products kumpara sa mga bansang walang malinaw na batas dito. Sa 2021 report nga ng Public Health England kaugnay sa VNP, malakas ang ebidensya na epektibo ang paggamit ng mga vape sa tuluyang pagtigil o pagbabawa sa paninigarilyo. Sa Japan, 42% ang ibinaba na ng mga naninigarilyo sa loob lang ng 5 taon. Naniniwala si Congresswoman Sharon Garin na co-sponsor ng Vaporized Nicotine Products o VNP Bill na panahon na para ito ay maisabatas. 67 bansa sa buong mundo ay ginawa ng legal ang vaping bilang alternatibo sa paninigarilyo, habang 80 mga bansa ang walang malinaw pa na batas ukol dito, kabilang ang Pilipinas. It became more attractive to younger population. No? Ang direction ng marketing before was really the younger kids. No? So, ano nangyari? Unregulated siya. So, may mga defective, so masabog. Merong mga list, no? Dahil pwede siyang dagdagan ng mga hindi dapat dinadagdagan. And even add drugs, no? Inside, kasi may iba kasing liquid. Eh. It was not actually illegal kasi unregulated lang naman. Dahil unregulated siya, yung quality control and the limitations on the age, on the marketing, wala pa. Yun yung delikado eh. Ang Spade Vapes ay isa sa mga unang e-cigarette company dito sa Pilipinas. At meron din silang istriktong paraan para hindi ito abot kamay ng mga kabataan. In our office, we do have our customer and distributor accreditation program in which we're very strict about that. We ask for like valid IDs and then they have to undergo the screening process to our office. And then once they're actually qualified, that's when we actually sign them up. Ang problema ng paninigarilyo sa kalusugan ng tao ay isang problema na iniinda ng buong mundo at hindi lang tayo. Marami na ang mga bansang nagpapatupad ng kani-kanilang mga batas, katuwang ang kanilang mga ahensya ng kalusugan, para mabawasan o maibsan ang epekto ng adiksyon. Pero hindi pa kasama ang Pilipinas dito. Sa ngayon, dito sa Kongreso, ay umuusad na ang mga unang hakbang para tugunan at mapatupad, mapaligal ang paggamit ng mga alternatibong paraan ng paninigarilyo. At sa mga susunod na araw o linggo ay pirma na lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hinihintay at kakailanganin para ito ay tuluyan ng maisabatas. Aprobado na ng Senado sa third reading ang Senate Bill 2239 o ang VNP Bill nito lamang Disyembre 16 ng nakaraang taon. House Bill number 9007 naman ang bersyon ng Kamara noong nakaraang Mayo. Layo ng batas ang malinaw at epektibong regulasyon sa mga VNP dahil alternatibong gamit ito sa mapaminsalang epekto ng sigarilyo. Kinakailangan na masiguro ang kalidad at kaligtasan ng mga gagamit nito. Dagdag pa ay kailangan itong irehistro sa Department of Trade and Industry o DTI para masiguro ang product standards at responsibilidad ng mga nagbebenta. Hindi rin dapat ito'y abot kamay o nakakainganyo sa mga kabataan. The session of the 18th Congress is hereby called to order. Para sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso, malaking tagumpay na ito bilang alternatibo sa mga gustong sumubok na tumigil sa paninigarilyo. Use and communication of vaporized nicotine and non-nicotine products. Yes. 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 19 affirmative votes, 2 negative votes, and 2 abstentions. Senate Bill 2239 is approved on third reading.
din magtatagumpay sa pagtigil ng bisyo at hindi kayang makipag-break sa Yossi. At patuloy naman ang pagbebenta din sa publiko ng sigarilyo. Ang mga bagong alternatibo na nga kaya na sinasabing mas mababa ang panganib sa kalusugan ang sagot para makasalba ng mga puso at kalusugang labis na apektado ng bisyong ito? Ito na kaya ang daan upang dahan-dahan o tuluyang makapag-move on na mula sa paninigarilyo? The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako Soap.